Ayun, no, for today's video, dito ho tayo sa may Macapagal Avenue sa may Pasay City. Sa Paris Overload, Didiwata. So sa wakas ay napuntahan na ho talaga natin yung napakasikat, napaka-trending na kainan dito. Napaka-trending na personalidad na si Didiwata. So ngayon, masasabi ko, Sikin, Joy, Didiwata, napakasarap. So sa kanyang Paris naman Overload, wala akong masabi. Kasi hindi ko naman trickman, hindi ko kumain kasi hindi naman ako kumakain ng Paris kasi meron siyang pork. So yun lang, bali gagawa ng road tour ho tayo dito. No? Didiwata, Paris Overload, and Sikin, Joy. Pwesto, tour ho tayo dito. So, ipakita ko sa inyo anong lugar, anong meron sa lugar, no? Anong makikita ho natin. So, ito, kalsada, highway, no? Kung saan bababa yung mga pasahero, sa mga natataxi. Walang jeep dito dumadaan, ha? May mga tuktok dito. Marami, mga tricycle. May mga namamasadang mga habal-habal. Ayan. Dito sa labas, meron natitinda ng mga soft drinks. Kay Didiwata pa rin ba ito, eh? Hindi na. Ah, hindi na, oh. Pero okay naman si Didiwata, no? Wala problema, no? So ito yung pwesto talaga, ito yung premises ni Didiwata. Kung saan makikita mo yung lugar, marami, no? May mga, parang mayroong pa siyang bagong stall dyan. Ewan ko, kay Didiwata pa rin ba yan? Pero I know for sure na kay Didiwata pa rin yan. Kasi opisina ni Didiwata, yan yung parang napapanood natin sa mga vlog. Yan yun, no? I-zoom in ho natin. Ayan, yun yung opisina ni Didiwata. So since gabi na ngayon, it's 12:39 na ng gabi or ng midnight. So ibig sabihin, tulog na siguro yung tao. At maraming engagement 'yun, no? So parang sigurado pagod, tsaka kahit pa andyan siya, hindi naman ako mahilig, baka sayang, no, para maipakita ko sana sa inyo si Didiwata. Kasi wala tayong maibibigay. Pero feeling ko hindi naman siguro ganoon, pagka nagkataon lang siguro na si Didiwata ay walang trabaho, masyado hindi busy, okay ang mood, kahit may bigay ka o wala, may bitbit ka na regalo o wala, basta okay siya, good mood siya, hindi siya pagod. Wala naman siguro problema para sa picture taking and selfie, di ba, no? So yun, may mga sasakyan nakaparada diyan, di ko alam kung alin diyan yung binigay ni Madam Glinda ng yung beauty products ba yun, tsaka ni Rose Martin. O basta ito yung premises ni Didiwata, ito yung makikita ho natin. Ito po yung tour na gagawin ho natin. Tour, di ba? Tapos may mga nagtitinda ng mga ice cream sa labas. So bakit sa labas lang sila, no? So syempre respeto din sila sa kay Didiwata, kasi ano to, parang sila nakikisabay na rin sila na mabintahan na rin kahit paano sa mga taong pumunta rito. After kumain, tama din naman talaga, after mag food trip sa loob, mag Paris at saka mag Sikin, Joy, pwede rin mag ice cream pagkatapos. So depende sa mga food trip na mga panghimagas na gagawin ho nila, kasi may mga mangga rin doon. So at least alam niyo na, ha, anong meron dito sa lugar within Didiwata Paris Overload premises in vicinity, kung ano makikita. So may mga mangga vendor, may mga nakita na parang may balutaw nakita kanina. Ayan, so may mga mani, nilagang mani or steamed peanut. Yun. So si Didiwata Paris Overload, meron siyang sa loob, no? Parang ganito din, mini-mart. Pero meron din silang mini-mart dito sa labas. So sabi ko sa ate, tinanong ko siya kung okay lang ba. Okay lang din naman daw, wala daw problema. So wala daw problema si Madam Didiwata. Tapos siyempre may gwardiya. Ha? Guard house. Pero parang wala na, no? Nakaupo na yung gwardiya. Ano meron to dito? Reflux. Siyempre, no? Ano to, coffee shop? Ay, ito sana dapat ginawa natin, kape. Kaso, papuntang matulog tayo dito mamaya. Kaso, pag mayroon silang decaf, sige, go tayo. Yan. Kaso, walang decaf dito, ma'am, no? Walang decaf. Okay, so. So, since patulog na tayo, wala tayong decaf na ma-avail. Ano to, kasama kay ano to? Kay Didiwata o sa inyo? Ano to? Ah, sa inyo talaga siya. Tapos, parang collaboration with Didiwata. Ayan. So yun, no? Maganda, no? Maganda ang premises ni Didiwata. Kasi merong kang makikitang marami. May mga ice cream sa labas, merong ding coffee shop dito sa loob. So marami mong pwedeng gawin dito, just in case na ayaw mo ng soft drinks pagkatapos mong kubayan ng CKG na napakasarap. Legit yun. So pwede kayo magkape. Kasi kung nakita ko ito kanina, edi sana mas maaga-aga pa kumain ako dito para magkape pagkatapos. Kaso hindi siya advisable para sa akin, no? Oo. Na mag-inom ng kape bago matulog, or else hindi ako makatulog. So zombie na tayo ang labas. So yun, no? At ito na yung office ni Didiwata siguro. Panigurado siguro. Pwede, no? Yan, no? Yan, ito yung mga tao dito. Tapos may kumakain, marami.
Kanina dumating tayo ng alas 11:30, mag-alas 12, nakapila tayo. May pila, pero mabilis, no? Sabi nga ni mamang driver ng taxi kanina na kausap po natin ay mahaba daw talaga ang pila. Pero mabilis ang proseso. So, totoo naman talaga. So, ito 'yun, no? Papakita ko sa inyo. Oo naman, alam naman natin na nakikita naman talaga natin sa mga vlog sa Facebook, pero siyempre, iba naman yung akin. For the same content, pero iba yung delivery. Ayaw kumakain sila. 'Di ba? So itong Diwata Paris Overlook, ilasa na siya. Hindi siya yung typical na for dine-in talaga siya na uupo ka, kwentuhan, chismisan. Oh, kumbaga parang talaga to design para sa mga taong nagugutom, magda-drop by para kumain, 'di ba? So instead na i-take out nila, so dito na lang kakain kasi may mga lamesa naman na naka-design dito na pahaba talaga siya pataas, walang upuan kasi tayuan lang talaga. So after kumain, mas mabilisan, tapos 'yun. For the go. Oh, you know. Yan, so meron silang lamesa dito. Tapos may mga upuan naman na mga mababa lang na may upuan, pero design talaga 'to sa kung papansin mo, 'di ba? Puro talaga mga long leg yung mga lamesa na nilalagay dito ni Diwata. Diba? So, okay siya sa mga tao na nagmamadali, gutom, galing sa trabaho, or kakain bago pumunta ng trabaho. So, yun ang nangyari sa akin kanina. Nagkataon lang yun na wala masyadong tao, kaya nakipag-chismisan dun sa ating kasamang kumain sa lamesa ng mga Chabacano. Mga taga-Sambuanga City pala sila. No? So, kumusta kayo dyan? Como estas? Kusalito yung nombre? Muy bien. Bonito, bonita. So, maraming thank you sa iyong pag-entertain sa akin kanina habang kumakain tayo at pakikipagkwentuhan. So, ayan, ganito. Yun mga labisahan nila dito. So, ito palang sa mga napapanood ko ng mga vlog, itong premises na to dito, parang binigay lang na to kay Diwata as free or parang pinagamit na pwesto. Kasi dati, ang pwesto ni Diwata, hindi talaga ganito. Yung parang parang bara-bara lang na pwesto, na pistuhan na kung saan na nakatayo lang. Basta gilid-gilid lang talaga siya. Yung wala talagang fly-by-net siya kung tawagin. No? Wala talaga siyang proper na stalls. Wala siyang proper na establishment. No? So, pwede siyang paalisin. Parang ambulant. Ganun ang style. Ambulant. Yung digolong on wheels na pagka may manghuhuli ng mga taga-MMDA. So, alis. Di ba? Worst is eco-confiscate. So, ngayon, ang ganda pala dito is maganda na siya ngayon kasi pwesto na talaga siya na binigay kay para kay Diwata. Ngayon. Tapos, nakahanga naman si Diwata kasi willing talaga siya mag-comply. No? Base sa mga vlog, ha, na napapanood ho natin, willing siyang mag-comply ng mga dapat niyang i-comply na hinihingi ng government of Pasay. Oh, ito yung mga katano kumakain. Oh, ganyan lang. So, yung sa mga vlog kasi na natitrending ngayon, iba naman ang topic no, ng mga vlogger. Eh, si Diwata daw masama ang ugali, si Diwata daw ay hindi na namamansin ng mga maliliit na mga content creator. Pero sa totoo lang, alam niyo ba sa totoo lang na nakikrin siya ko lagi every time na may mga vlogger na nagsasabing gano'n, no? Na parang mga cloud chaser ba? Na i-shout out sila. Sabi ko, example, birthday, ito akin na to, ito stand ko to, ha? So huwag niyo itong pakialaman, akin to. So ang mga tao dito, pumupunta naman talaga, ang kinikater ni Diwata, yung mga kumakain. Kumbaga, bago matulog si Diwata, habang gising siya, ang kanyang utak, pinapagana niya paano niya gawin ang kanyang Paris Overlook, yung kanyang business na magiging efficient, di ba? And, efficient. And, ito, masarap lagi, no? Yung pang matagalan, hindi siya basta-basta lang mawawala. So, yan ang pinoproblema ni Diwata kung paano, di ba? Kasi alam naman natin sa mundo, everything is temporary, di ba? Wala talagang nagla-last long ng hundreds of millions of years. So, iba talaga, nawawala. Di ba? So, naglalahong parang mula. So, ito kay Diwata, iniisip niya kung paano niya talaga masusustain. Kung paano maging sustainable ang kanyang business. Paano mapasarap na hindi lang masarap, kundi kikita rin siya. And at the same time, marami ding mabubusog. O, di ba? So, yung mga vlogger na, shoutout ko na lang kayo. Pero kahit pa alam ko naman, hindi ito mapapanood. Or kung mapapanood mo man to, isa ka rin sa cloud chaser na sinasabi ko. Cloud chaser is yung gumagamit ng ibang tao para sumikat, para mapag-usapan yung video para mag-trending. Hindi sustainable yun, yung cloud ka lagi. So dapat authentic kayo sa inyo content. So ito yun, mga tao rito tinanho natin, di ba? Nakapila, madami pa din. So mga nasasabi na gusto mamaugali ni Diwata, hindi ganun pa rin si Diwata, hindi siya nagbago. Ang nabago na sa kanya yung kanyang stress to the highest level na, no? Kasi may maraming mga tao talaga Pilipino, mga toxic na hihila. Mga toxic, ibig sabihin nun, hindi ka, imbes na iintindihin ng tao
gagawa ng ano, hindi magandang istorya, no? So ang content talaga ni Diwata, ang kanya talaga ano, business is Paris overload. Hindi yung mga picture taking, hindi yung mga video. So syempre may mga tao talaga na grateful, like example, yung kumbaga nagpapasalamat sila kasi na-inspired sila ng Diwata. Mantakin mo si Diwata, ang istorya, 'di ba? Eh galing siya sa ano, ilalim ng tanan natutulog. Aba, kaano 'yun? Kakaibang ano 'yun, experience ng buhay, ha. No, mula ka sa ilalim ng tanan natutulog. Tapos ngayon isa ka nang ano? But isa reyna ka na, no? Ikaw na ang hari o reyna ng Parisan nito sa Manila. Ikaw na yung dinudumog. So ganun 'yun, no? Hindi siya sumuko sa buhay, dire-diretso lang siya sa kanyang ano, pangarap. Tapos ngayon, nasa tugato na siya ng ano, tagumpay. Tapos ngayon pa ba siya susuko sa mga kukunting mga basher? Na wala naman talaga magagawa din yung mga basher, di ba? Kakayo, isang beses lang din naman. Ito yun, no? Lamisa, yung naka-design dito. Long leg siya, design siya talaga for the go. Or para sa mga taong always on the go. Yung mga hindi talaga sila design. Hindi sila lugar para magtambay, tatambay at para makipagkwentuhan, chismisan, or bonding, or date-date, no? So ano siya? Lugar siya, kainan. Pare, Diwata, Paris overload. Para sa mga tao na always on the go. So pagkain, kumusta? Masarap. You know, no? Frequently asked question. Masarap ba? Yes, masarap ang Seek and Joy. Pero silang barbecue pala, kaso nga lang hindi na na-hype ang ano, no, ang barbecue nila. Hindi na naipakita or na-feature ng mga vlogger. Sayang, kasi ko alam ko lang sana, pwede yan sana ang orderin natin. Pero okay lang, at least nakapag-check in joy ako. So masarap ang check in joy ni Diwata. Unang kagat, pangatlong kagat, hanggang sa ubos na, masarap pa rin talaga siya. Oo. Crunchy, consistent. Oo. So congratulations kay Diwata. Congrats ulit, no, kasi nakahanap siya ng empleyado, kusinero na talagang consistent magluto. Kasi oh, tinan mo ngayon, oh, anong oras na, mag-aalauna na, pero consistent pa rin yung ano. Oh, consistent pa rin, itsura pa lang, alam mong yummy na, di ba, crunchy. Ikaw ma'am, di ba? Di ba, takam na takam ka na, no? Itsura pa lang. Totoo yan, what you say is what you get. Sarap. Mm-hmm. Thank you, sige. So, ganun yun, no? Oh, ito naman pala, ang ano, cleaners nila, ang bilis. Oh. Kuya, kanina ba, yung ano, yung taxi driver, sabi ko na, ah, sabi niya, ah, sige. So yung ano, yung taxi driver kanina, ay yun nga, habang kumakain daw siya, ang kanya sabi, parang ano yun, negative ba yun or good na feedback? Parang hindi naman yata ganun ka-negative. Na habang kumakain pa daw siya, eh, kukuha na siya ng kanin at saka sabaw para mag-refill, para i-abi niya yung unlimited. Ang problema lang ay, pagbalik niya, wala na daw yung kanyang kinainan kasi niligpit na pala. Yan o. So okay lang, no? So tapos na tayo sa ating ano dito, Diwata Paris Overload Premises Tour. So sana nagustuhan nyo. So meron pa yung katanungan, pwede nyo kung ano, tanungin dyan sa ating comment box, no? So bukas po yan. Be healthy sa conversation, respect each other. Kung wala kayong magandang sabihin, huwag na lang magsabi. Pero kung hindi rin maganda, bahala na kayo dyan, no? Hindi naman magre-reflex sa akin yan, no? Iba-iba naman tayo. So that's all for this video. Thank you for watching and bye-bye. Yeah.